Hello guys, Team Vasquez po, and welcome back to our channel. At ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung paano mag-testing itong drain motor sa automatic washing machine. So hindi na natin na ipakita yung actual na problema nito dun sa washing machine. Samsung ang brand, nabuksan na kasi natin. So bibigyan ko lang kayo ng mga idea kung paano ititesting itong itong drain motor. So itong drain motor na to ay may problema kasi yung hindi na nagre-release yung sa mechanical niya, pero yung motor niya is okay pa naman hanggang sa yun nga, naputol na rin yung cable dito sa loob. Kaya, pero yung motor niya okay pa, ang problema lang yung mechanical, hindi na siya nagre-release. So, may maaring may mga maliliit na piyesa dun sa kanyang mechanical na nasira. So napakaliliit nun, hindi na natin na tandaan yung ano nung kinalas natin to. Hindi natin natandaan yung nung settings kasi nung pagbukas may mga tumalsik, kaya medyo masailan yung pagbubukas ng nitong motor ng mechanical. Kaya yun, ingatan natin yung pagbubukas, dapat matandaan natin. Hindi ko na rin naman sinubukan ito para tingnan, dahil baka gano'n naman ang mangyari. So ibabahagi ko lang yung experience nito para din sa ating mga bagong technician na na magtitesting nitong motor. So ito is luma, pero gumagana pa siya. Magkaprehas sila ng type, kaya itong ipapalit ko dun sa washing machine. So bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano testing ito, kasi ito dapat ito nagre-release. So syempre, unang-unang titingnan natin yung resistance dito sa kanyang motor. Dapat meron siyang resistance. Gamit ang tester, itong clock tester natin. So isi-set lang natin ito sa ohms. Ito sa ohms, itong kwan, itong ating tester. Yan. So gamit ang dalawang rod na ito, ilalagay natin dun sa dalawang terminal. Ito yung dalawang terminal guys. Ayan, nasa loob na yan. Yan, yung dalawang terminal na yan. Ito. Yan, ito yung dalawang terminal. Yung dalawang line ng supply ng kuryente. Yun yung ating titingnan. Ganito lang yan. Ilalagay natin. Walang problema kung magkabaligtaran guys yung dalawang rod. Kasi wala naman itong negative positive yan. So, isa-short muna natin itong ating tester. Ayan. Meron naman siyang continuity. Ayan. Ganito guys yung pag-tester natin. Ilalagay lang natin doon sa dalawang terminal. At dapat meron tayong mare-reading dito. Yan yung resistance. Ayan. Gumagalaw kasi kaya nagbabago yung reading. Ayan. Ganyan lang guys. Ayan. So, dahil okay pa yung motor natin, hindi natin mas titiyak kung okay pa ba itong kanyang mechanical. Kung nagre-release pa ba itong kanyang mga mechanical, kung nagtatrabaho pa dito sa loob ng motor, kasi may gearbox dito. So, ititesting natin ang actual ito. So, supply natin ang kuryente. So, gamit itong inianda ko na socket, tinanggal ko dun sa washing machine ito. Yan. Ibabalik natin dito sa kanyang terminal. Ito. Naka-plug in lang to guys. Yan. Tapos, ito yung ginawa kong cord na pan-testing. Isaksak natin sa kuryente. Yan. So dapat itong pag sinuplay natin ng kuryente, dapat ito ay papasok siya. Tapos pag manual na release natin yan. So ibubuhay na natin dito sa switch natin. Ayan.
mag-automatic dapat siya, stop. Yan. Nakita na rin niyo guys yung tick na tumunog. Yun na yun. Dapat ito marirelease natin to ng normal kapag pinatay na natin yung power. Yan. Dapat marirelease natin to. So, yan. Na-release natin guys. Ibig sabihin, okay pa yung motor. Nawala lang kasi yung ano nito eh. Yung naputol lang kasi yung cable. Kaya hindi na natin notisting ng ano para maipakita natin. Pero ito kasi, nung nag-ano siya, nag-close siya. Pero hindi na siya nagre-release. Kahit wala ng power. Nakalock na siya sa loob. Kaya binuksan natin ito. Kaso yun nga, hindi na natin naibalik yung tamang posisyon nung kasi maliliit nga yung pyesa, no, hindi natin gabisado. So yun, kaya yun ang isang araw sa atin na dapat maingat yung pagkakalas natin. Ayan. At yun ang pag-aaralan natin sa mga susunod yung mechanical, pero dapat napakaro kasi napakalilit ng plastic, kaya no, napakasailan din. So yun, ibig sabihin guys ay nagre-release, okay pa itong motor na to. Kasi pag halimbawa pinatay na o kaya nag-automatic na yung washing machine, automatic siya magre-release. Yan. Ulitin natin guys ulit. Lagyan natin ng power supply. Yan. Dapat mag-automatic yan. Ayun. Nag-automatic siya. Ngayon, pag pinatay natin, automatic na mag... ano yan? Meron siyang pre na ma-release. Ayan. Na-release natin ng manual. Yun lang guys, at maraming salamat sa inyo, at yun, maraming salamat sa pagsuporta dito sa aking channel, Dean Vasquez, at God bless ating lahat, talagang sobrang maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye, God bless, at sana nakakameron kayo ng idea kung paano i-testing itong ating drain motor sa mga automatic na washing machine. Yan lang, bye bye, God bless again.